God, welcome back again dito sa extra special na morning hot tao. Kasama pa rin natin ang The Zumba Legends. And sa mga nagtatanong po saan sila pwedeng puntahan, saan pwedeng mag-enroll, saan pwedeng i-like ang kanilang Facebook, abay, eto na po kasama natin si Miss Babes and the group. Sige ma'am, si invite natin sila sa ating mga gigs. Okay, for us to, makikita nyo sa Facebook, you like our Facebook page, Zumba Legends. So, Zumba with the Legends, I mean. So, makikita nyo kami sa iba't ibang mga fitness center like Muscle Truck Gym, Fitness Maximum Gym, Metro Lifestyle Gym, Arcadia Gym, Wild Card Pack. Of course, during the weekends, we also have Veranza, okay. Robinson, and SM. So, twice a month lang po yung SM, kaya you like also our ZST page para makikita nyo yung ibang mga schedules po. Yeah. Then, for this summer, we have an event. Okay. On April 30, pre-Mother's Day celebration, wow, we will have a hot, hot summer Zumba party. Okay. Hot yun siya, ma'am, ha? Bakit hot naman ganyan, ma'am? Kasi sing hot ng hair ko. Oh, talaga, pulang-pula. Brought to you by Dennis Canyas. Wow, ayan, envy me. Oh, diba? Envy me daw. Oo, sige. Okay, actually, yung product is from envy me. And okay. Ang nag-apply, si Dennis. Alright. And then, si Carlo. Yun. Okay. Nag-blower si Carlo. Wala siya dito ngayon. Si Carlo, wala eh. So, for April 30, we have guests from Davao, Hot Mama, Hot Diva Mamas. Wow. The B4s from Davao. So, okay. bakit hot-hot? Kasi ito yung mga mothers na kahit mothers na sila, alright, sexy pa rin sila at hot. Wow. Kung sumayaw. Ayan. So, pwedeng nakikita mama ko dyan. Nakikita mo ba yung mas mahaba pa dito? Yung alright. Si, yung hair? Oo. Parang sinusuklayan yung sahig. Alam mo ba yun? Ay, wow, hindi. Yung, alright! Parang M yan eh, M. Oo. Diba? Yun, makikita nyo yun from wow. Davao City. Sige. The B4s. Ayan. So join us libre also. Ba yan, ma'am? Or merong, of course, free pa rin siya. Saan po? Saan po sa yan? Sa Veranza po siya, 5:30 in the afternoon, April 30. Ayan, April 30 ngayong? April 30. That's Saturday? April. Okay. Saturday? That's Saturday. Alright. O, syempre sa mga mothers na gusto maki-join sa, syempre, event ng The Zumba Legends, abay, go na kayo sa Veranza on April 30th. And eto pa, Ma'am C, ha, syempre ating mga mothers out there, last na lang mensahe natin sa kanila, Ma'am C, na talaga namang gustong mag-join pero walang time, pwede sa kanilang bahay, of course, gawin ang Zumba, diba? Yes. Pwede nyo namang gawin sa bahay, but iba pa rin yung may nagmo-motivate sa inyo. Yung live nyo nakikita nyo instructors kasi when you go and join us in Veranza, Robinson's and SM, iba yung nakikita mo na may kasama ka na may energy yun. Tapos makamit ka ng ibang mga kaibigan. And at the same time, you motivate each other. Wow, that's great. Yun naman talagang essence of being friendship, di ba, Ma'am C? Yes, ma'am. Okay. Actually, ang iba nakakakita or nakakamit ng iba pang mga friends okay. during the Zumba sessions. Wow! They become barkadas na. That's great. Yun. Gusto ko maki-join, pero eto, I'm sure, balita ko, Ma'am C, ikakasal daw si Sir, si Sir Clyde. Jessimus. Si Sir Cyril pala. Sir, baka, si Ian pala, pasensya ka na. Oo, baka gusto mo i-greet ang pag-ibig mo dyan ngayon. Sandali lang naman. Ikakasal ka na ba? Hindi ko yun alam. Hindi ba po? hello, Shani. My goodness. Ma'am C, hindi lang barkada ang kanyang natagpuan. Pag-ibig actually, na pala. Actually, sa Zumba din sila nakakilala. Ayan, ako. Oh, mga kabrigada ha, sa mga hopya pa rin sa pag-ibig. Sabi nga ni Sir Dennis kanina, nako, mag-join kayo ng Zumba para matagpuan nyo na ang iyong iniibig. Forever? Yes, forever. At dahil dyan. May forever ka na ba? Wala pa? Ikaw, Albert. Meron forever. Okay. Okay, si Shani, may forever na? ikaw, ma'am. Oh, yeah, may forever. Meron na rin. Taken. Oo, taken na lahat. Ayan, ako din. We have available for taken. Nako. Pwede si Irish o si Ate Marian. Ayan. Pwede. Sipat. Sipati. Available yan meron siya. Meron na yun eh. Taken na yun eh. Ah, taken? Oo. Si Ate Lina tsaka si Surgeon taken na rin eh. Okay. Oo, sige. Okay lang yun. Alright, once again mga kabrigada, the Zumba Legends, thank you so much sa paghataw sa amin today. And of course, we're looking forward for more days to come with you guys. Thank yes. you so much. Siyempre mga kabrigada, eto pa ang mga siksik-liglig na impormasyon together with Ate Leila and Sir Jun sa studio.
Yeah, thank you very much, Brigada Jess. Of course, Zumba Legends. Maganda, siyempre, active na lifestyle, mga kabrigada, Zumba Legends. Sa mga nanay at mga penis naman ngayon na mayroong mga chikiting, itong mga kabrigada, ha, dahil usong-usong sa kagayang summer, mga kabrigada, ay itong tigdas. And with us, mga kabrigada, Dr. Tina Ramizo, isang pediatrician na magbibigay sa atin ng gabay, pangkalusugan, kaugnay sa sakit na tigdas. Welcome to the program, Doc. Good morning. Good morning po sa lahat ng ating mga televiewers. Yan, very interesting mga kabrigada itong topic natin ngayon. Unang-unang tanong ko, anong pagkakaiba pala ng tigdas dun sa pinag-usapan natin kanina na chicken pox? Ayan. Yan. Okay, pareho po ang tigdas at ang chicken pox, oh, the very common, no? Ang itsura po ng chicken pox is parang yung sunny side up na itlog, no? So mapula, then sa gitna mayroong tubig. Ito namang tigdas, ang itsura nito is mga tuldok-tuldok sa buong katawan. And madumi, tingnan yung bata, no? Parang nagiging brownish yung mga tuldok kapag lalo na kapag malapit na siyang gumaling. So makikita natin, Doc, ang tigdas parang of course rashes siya, no? Pero anong pagkakaiba nito? Anong mga symptoms pa nito na masabi talaga ng parents na, teka, may tigdas na yung anak ko? Okay. Ang tigdas po is mayroong tatlong C, no? Yung cough, coryza, and conjunctivitis. So ang first po niyan ay magkakaroon po ng pasyente ng lagnat na sobrang taas, usually mga 40 for 1 to 3 days. Tapos meron siyang ubo, sipon, and then later on the fourth day, lalabas na yung rashes. Usually, ang rashes nagsisimula sa mukha, papunta sa paa, no? So, pag dumating na ito sa paa, ito na yung panahon na konti na lang, gagaling na yung pasyente. And meron din siyang conjunctivitis, o parang nagmumuta yung mata, or namumula. And kung titingnan natin yung bibig ng taong may measles, parang may mga puti-puting spots sa kanyang bibig, sa loob ng kanyang bibig. Ang tigdas ba, Doc, sakit pambata lang? Ang tigdas pwede sa bata, pwede sa matanda, no? Yung mga matanda ay nagkakamisas kapag mahina yung kanilang resistensya. And Doc, meron kasi mga vaccines para dito para maiwasan yung sinasabing measles o tigdas. Paano po yun? How can our kabrigadas avail of this? And hindi po ba nakakatakot na baka pag nagpa-vaccine, mas problematic yung side effects ng vaccine kesa naman na nagtigdas ka na lang? Iniikayat po natin lahat ng mga televiewers na magpabakuna po sa measles. Very safe po yung measles vaccine, no? So, wala po itong mga major side effects, kundi usually po lagnat or namumula yung site ng vaccination. Kasi po, yung iba ayaw nila magpabakuna kasi iniisip nila natural na sakit ng bata itong measles. So, huwag ka nalang magpabakuna, hintayin mo nalang magkaroon ng measles. Kasi hindi ka na magka-measles. Mali-mali po ito, no? Kailangan po natin magpabakuna. Dahil yung measles po, hindi po ito natural na sakit ng bata. Supposed to be, wala na po ito ngayon sa Pilipinas, no? Dahil sa vaccination. Ngayon, pag tayo po lahat ay nagpabakuna, mas maliit po ang chance na magkakahawa-hawa tayo ng measles. Dahil ang measles po is sobrang nakakahawa at napakasakit na ito, no? So, pwede po itong maging sanhi ng kamatayan. As a matter of fact, ang measles is top 10 sa cause of mortality or kamatayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa mga bata. Ayun. Ano po yung mga komplikasyon, Doc, sa sakit na tigdas? Yung komplikasyon ng tigdas, number one po nito yung pulmonya, no? Kaya sabi nga nila, pag nagkaroon ka ng tigdas, parang nalulunod ka, no? Hindi ka makahinga, no? Dahil sa pulmonya, yan po yung number one complication. Pwede po ang tigdas is makakos din po ito ng permanenteng pagkabingi or pagkabulag. So, pwede pong maging cause yan. At yung pagtatai po, yung nade-dehydrate po yung mga pasyente, yun po yung magiging dahilan na mamamatay yung mga pasyente. As a matter of fact, 1 in every 1,000 po yung namamatay, no? And 1 in every 20 ang nagkakaroon ng pulmonya. So, napakabagsik po ng sakit na ito. Kaya kailangan po natin magpabakuna. Bigyan po natin ng oras yung pagbabakuna dahil sa konting panahon or sa konting sakit, maliligtas po natin yung buhay ng ating mga anak. Doc Tina, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina na supposedly wala na sanang tigdas sa Pilipinas dahil meron ng vaccination. Pero na-remember ko kasi Brigada Leila, nung mga 2-year-old pa lang yung anak kong si TJ, nagkaroon siya ng rashes, Doc, eh. So pinakonsulta namin sa pedya, sabi ng pedya, parang hindi daw nga yung tigdas dahil wala na nga daw tigdas sa Pilipinas. Pero tanong ko lang, ang tigdas ba nag-mutate? Like, halimbawa, may vaccine ka na, pero pwede bang magkaroon ka pa ulit ng tigdas? Actually, marami kasing causes ng measles, no? May iba-ibang pangalan yung measles. Mayroong tigdas, may tigdas hangin, may German measles. So, maraming klase po yung measles, no? Pero yung pong measles na nakakatakot, yung may bakuna, ito po eh, kailangan po talaga nating magpabakuna dito. Kasi ito po yung mabagsik na klase ng measles.
Now, yung iba, sabi nila, wag nang magpabakuna, diba? Kasi wala na sa Pilipinas. Hindi po totoo ito dahil yung iba nga sabi nila, bakit daw kami nagpabakuna na kami? Bakit nagkakamisas pa kami? Kasi dapat po kasi yung measles vaccine, kailangan po natin ng booster niyan. No? So, kailangan magpapamisas vaccine 7 to 9 months old. And then, at 15 months, magpapa-MMR tayo. Ito pong MMR, ito po yung mumps, measles, and rubella. And dalawang beses din po ito. So, kompletuhin po natin yung doses natin ng measles vaccine. Available po ito sa mga health centers at sa atin po mga pediatricians. Ito, Doc. Doon kung may tuturing na fallacy. Ito, yung paniniwala ng mga parents minsan kapag nagkaroon ng tignas yung kalang anak, hindi nila pinapaliguan. Yes, kasi sabi ng mga nanay, malulunod daw kapag pinaliguan or pag nahanginan ng taong may tigdas. So, ang ginagawa ng mga magulang, tinatakpan, nilagyan ng jacket, kinukumutan para hindi mahanginan. No? Mali po ito dahil kapag po masyadong mataas na ang temperature or ang taas ang lagnat ng bata, pwede po siyang magkumbulsyon. At alam naman po natin, tuwing nagkukumbulsyon po yung bata, pwedeng masira po o magkaroon ng permanenteng damage sa kanyang utak. So, kailangan po kapag ang bata ay may sobrang taas na lagnat, kailangan po natin siyang sponge bath. So, punasan sa buong katawan ng tubig lang, no? Walang halong mga suka, alcohol. Tubig lang na tamang-tama lang yung temperature. Huwag mainit kasi pag nag-sponge bath ka ng mainit, lalong lalagnatin itong mga batang ito. So, and then, kapag takpan mo siya ng blanket, lalo po rin lalagnatin yung bata. So, at saka kailangan po natin ng hygiene. So, habang may lagnat siya, kailangan punasan natin siya or kung may, hindi naman masyadong mataas yung lagnat, pwedeng paliguan para hindi siya magkaroon ng mikrobyo na aside from measles, mayroon pa siyang mikrobyo sa katawan. Kailan po dapat na ipa-admit na or ipa-confine na sa hospital yung ating loved one na nagkatigdas? As I have said, mabagsik itong sakit na tigdas, no? Kapag hindi ang bata nahihirapan ng huminga o kaya nagkukumbulsyon o kaya hindi na kumakain, nanghihina, kailangan agad-agad natin siyang dalhin sa hospital. Pero kapag first aid po natin, kapag nagkaroon ng tigdas yung bata, paracetamol po at huwag po yung mga aspirin yung ating gagamitin na gamot, no? And then, first aid, papakainin po natin siya ng pagkain masustansya na madaling ma-digest, no? Kasi yung po nakikita natin sa balat ng mga pasyente, nandun din po yung sa bibig niya at pati sa kanyang intestine o sa loob ng kanyang katawan. Yun din po yung nakikita. So, kailangan yung ipapakain natin sa kanya yung soft, yung madaling katulad ng mga lugaw, sabaw, hindi po yung ma-instant noodles kasi lalong madedehydrate po ito. Yeah, ito, Doc. Para naman dun sa mga buntis na mahahawaan ng tigdas, anong remedy nila? Siyempre, mahirap at very ano yung sitwasyon nila, di ba? May mga sanggo sa kanilang sinapupunan. So, paano mga remedy ng mga buntis? Kapag buntis, no, huwag kang lalapit sa taong may tigdas kapag ikaw ay buntis. Dahil pwede maka-affect ito, pwede kang makunan. Ngayon, kung ang makatigdas na makuha mo ay yung mga German measles, pwedeng magkaroon po ito ng effect sa iyong sanggol, no? Pwedeng maging magkaroon ng sakit sa puso, pwedeng magkaroon ng maliit ang kanyang utak, o maging mentally retarded yung inyong anak o maging abnormal. So kapag ikaw ay buntis, is dapat lalong sobrang maging maingat ka sa iyong paglapit sa mga taong may sakit. Yun pong nagka-measles na, hindi na ulit magkaka-measles. Pero yung kapag hindi ka pa nagka-measles, magandang magpabakuna ka para hindi ka na mahawaan ng measles, lalo na kung ikaw yung nagbabantay. Is there a vaccine for adults po, Doc? Kasi ang alam natin usually sa mga babies or toddlers, but pwede ho ba tayong humabol para dun sa mga ayaw na natin magkaroon ng ganitong klaseng sakit? Yes, pwede tayong humabol. Meron po tayong tinatawag yung MMR vaccine, yung mumps, measles, and rubella. Tatlo na po yung pwede nating sakit na maiwasan dito. Ito po yung beke, German measles at yung measles po na kinatatakutan natin. Ito po, Doc. Para mapa-strengthen pa talaga yung immune system natin or resistensya natin against tigdas or tigdas at iba pang mga sakit dyan for that matter, ano po nga dapat natin gawin? At they were also saying that vitamin A has a role in improving our immune system and what has this to do with pag-iiwas dyan sa tigdas? Ako po ay matagal na nag-iisang doktor, no? At napansin ko, yung mga pasyente po ay nagkakasakit kapag po kulang sa resistensya. At ang number one cause po niyan is yung nai-stress,
yung kulang sa tulog, kulang sa kain, diet ka ng diet, mali naman yung diet mo, at saka yung kulang sa pahinga, no? So kailangan, at saka kulang sa exercise. So kailangan balance ito, no? So exercise, diet, and sleep or rest. Kapag kulang ka nito, magiging mahina yung resistensya mo. Kahit anong gamot ang inumin mo, eh madali kang magkasakit, no? And maganda rin po na mayroon kang vitamin A kasi ito ang pampalakas sa resistensya. So, mahalaga na mayroon tayong mga vitamina na iinumin para malakas ang ating resistensya. Yung mga food supplement. Alright, Dr. Tina Ramirez, ma'am, kung more words sa ating mga kabrigada ngayon, pwede nyo siyang silang i-invite sa inyong clinic, Doc? Yes, thank you very much sa Brigada for inviting me. Ako nga po pala si Dr. Tina Ramizo, isa po akong pediatrician. At ang clinic ko po ay nasa number 36 Magsaysay Avenue, General Santos City. Ang telephone number po namin is 553-8534. So muli po, pinapaalalahanan ko po yung ating mga listeners. Huwag po kayong, huwag niyo pong kalimutan na magpabakuna po sa measles. Dahil ito po ay isang sakit na nakakahawa at mabagsik. So kailangan po magpabakuna tayong lahat. At mahalaga pong patuloy po tayong manood dito sa Brigada for more health information. Dahil kapag po tayo ay may kaalaman kung paano maiiwasan ang mga sakit, eh hindi po tayo magkasakit at tayo po ay malaki po ang ating matitipid. Ayun! I like that. Malaki ang grime pa, Doc. Thank you very much. Doc Tina, yan po, marami po tayong pag-uusapan na very relevant to our health and our social life and everything else. Kaya tutok lang tayo dito sa Morning Hataw. Sa aming pababalik ay makakasama natin, syempre, ang ating Hugot King at kung anong pag-uusapan, abangan!